Kailan ba gusto tumakas? Alam ba nang may gagawin mo kung parang daga, pangabang buhay, tumatakbo ko sa batas? Hindi. Hindi ko nagawin yun. So pipiliin mo na mabuhay ng ganyan araw-araw. Kaya mo. Sa tingin mo ba dahil nakakulong na si Tiago, hindi siya gagawa ng paraan para tumakas? Mas demonyo pa yan sa demonyo. At makakatakas siya. Doktora, pakialis lang. Sige po, Hina. Mainit siya. Tiago, pwede. Ma? Shh! Surprise! Sa akala mo mapapayag ako na mabulok at mag-amoy ihi sa lintik na hulungan na yun? Kinala ko siya mag-isip. Wala siyang sakit. Pinagluloko lang niya tayo. Pero may history siya sa sakit sa puso. So, posible na inatake talaga siya. Kailangan niya siyang bantayan. Dahil makakagawa at makakagawa siya ng paraan para makatakas. Ma, kumagala na, ayos lang ako dito. Importante yung sinabi ni Papa, ha? Maumaasa ako sa inyo habang nasa loob ako. Paubaya mo sa akin lahat naman. Anong meron? Ito siya ng lahat nakatingin sa akin. Lagi ka na sa balita dahil sa pagpigil mo sa kasamaan ni Tiago. Ngayon nakakulong ka na. Hindi mo sila masisisi kung bakit hindi ka nila pagkakasapin. Hoy! Siya ba yan? Oo, siya nga yun. Yung babae sinasabi mo, pahuli kay General. Ang samahan natin na magiging paraan upang maging maayos ang bansa. Kaya't magtiwala ka kay General, alagaan niya kayo, pati ang mga pamilya niyo. Susunod, bumalik ka doon, magsanay ka ulit. Ang pagsasama ng mga bata. Nag-iigyan na ba ng pag-isayo nila? Nakahanda na ba ang mga taong kukunan ng droga? Nihahanda ako na. Ito yung address ng port sa Pangasinan. Dito ipapagsak lahat ng droga ni Vera. Bilisan niyo ang kilos. Gawin niyong tahimik. Ayun, matitikan tayo ng mga polis. Hindi ko sa pagkagaling na tao. Isa pa. Isama ka ng bata. Makakatulong sila sa pagbubuhay. Tol, masyado pang bata yung mga yan. Ay ba hindi sila paghihinalaan ng mga pulis? Sigurado na ba yung shipment mamaya? Ma'am, lumabas na po si Tuwaso. Huwag mong tatanggalin yung mata mo sa kanila. Bantayan mo silang mahuli. Copy, ma'am. Kumontak na ba sa inyo si Vera? Tawag si Vera sa akin. Parang may tao doon. Tingnan niyo nga. Wala, sir. Siguraduhin niyo. Ang sinusundan po nila ako. Oo, nakikita ko. Mag-iingat ka. Susundan ko si Tuwazon. Kung saan man siya magpunta, itetext kita, sumunod ka. Saan pumunta yun? Doon ka. Dito ako. Sige.
akong makita na inaalpa ng mga maayos ang trabaho mo, Franco. Para kay General Tay, si kakabuti ng samahan. Malaki-laki ang babawiin natin. Kasalanan na ito lahat ni Ria. Balita ko, nahuli rin siya kasama ni Tiago. Kung ganun, wala na tayong problema. Malayo sa tapos ang problema. Kung magsalita o tumistigo ang Ria na yan, malaki ang problema natin. At kung nangyari yun, kailangan ni siguro ipalikpit ang babaeng yon. At doon lang tayo makakasiguro na tapos na ang problema. Tay, hawak na siya ng mga otoridad. Ano pa bang magagawa niya sa loob? At kailan naman naghihadlan sa atin yun? Si Pascal nga, dinispatsa natin ng ganun lang. Pero huwag mo na muna isipin yun. Kasi kasuhin mo lang ang samahan, Franco. Tinitiktikan mo pa rin yung sandala, hindi ba? Alamin mo kung ano talagay ni Rian sa'yo. Bakit? Dahil kung may pinaplano siya, maagapan natin, magagawa natin ng paraan. Ano ba talaga ang dahilan mo? Ang nag-aalala ka sa'yo? Tingnan mo nga ako. Gawin mo na lang inuutos ko sa'yo. Kahit nakalaban natin siya, may pinagsamahan kayo. Kaya natural lang na mag-alala ka sa'yo. Sa lahat pa ng pagkikitaan natin. Sa isang restaurant pa. Quazon, relax. I know the owner of the restaurant and privacy is not an issue. Kani-kanina lang may sumusunod sa akin. Buti na lang natakasan ko. Hindi na ako sigurado na mabuti pang ipagpatuloy natin ang partnership. Ikaw tong nagniningning ang mga mata nung sinabi ni Franco na madudoble niya ang nawala sa atin. As a businessman, I know how to take calculated risks. Kung mas malaki ang risk sa gain, wala nang point ang partnership na ito. Well, what if I tell you that we can maximize the gains and eliminate the risks? Anong ibig mo sabihin? Sinabi ko na sa'yo noon na hindi na natin kailangan si Tiago. Naghahanap lang ako ng tamang tiyempo para pabagsakin sila. And now is the perfect opportunity. Picturean mo ako. First time ka dito eh. Okay ba to? Kita ba? Ganito or ganyan? O, ito. Ito? Kita? Tingin? Tingin? Sino yung babae yun? Kahit anong galing ni Franco, hindi niya kakayanin ang pressures ng pamumuno. Pinaplan mo tanggalin siya? Well, let's just say, nalagasan at patuloy silang nalalagasan ng mga tao. Nakakulong si Tiago at isang baguhan ang namumuno sa kanila. They are at their weakest. Ito na ang pagkakataon natin. Ito na ang pagkakataon na tayo naman ang mamumuno. Here's your beat. Zombie. I receive a card po. Dali. Oops! Leia. Bigyan mo ako ng intel kay Vera sa akin. Hoy! Aray! Ginagawa ko dyan! Aray! Teka lang! Teka lang! Teka lang! Bitawan mo ako! Bitawan mo yan! Bitawan mo ako! Tsaka, naku, sasaktan kita! Eh di sana, tinuloy-tuloy ko na, baka sinaksak na kita bigla. Baka nabitin pa makita, bitaw mo ako. Ano kailangan mo? Baka naman, mag-breathing exercises tayo. Para, inhale. Exhale. Inhale. Exhale.
ka na. Kalmado ka na. Sino ka ba? Ako si Brenda. Ikaw si Rian Bonifacio, di ba? Kilala mo ako? Ako naman! Ano ka ba? Walang hindi nakakakilala sa'yo dito sa loob. Ikaw ang nagpabagsak kay General Tiago. Ano ka ba pinabita ka rito? Kaya nila ako pinagtitinginan, no? Akala ko may plana silang masama sa akin, eh. Diyos ko naman! Sino naman ang magtatangka sa'yo? Nakakita nila yung mga pang-action star mong galawan, no? Yung gano'n, papak, papak. Gano'n. Sakit, eh. Saan siya na? Tag-isa. Dali mo yun doon. Tag-isa. Ganda, ha? Salamat. Salamat. Ganda. Meron naman pala silang malaking kwartong ganito. Mela, umaandal ba ang TV yan? O ano lang, props lang yan, arki lang yan. Ito yung pinakamalaki nilang kwarto. Siguro naman umaandar to. Oy, dapat naman. May babayaran mo yun kung hindi umaandar yan. Kukutongan pa nila tayo. Oy, teka. Okay, ano? Mel? At si mga ito. Nakakapag-init ang ulo ito. Pero kung kumakal. Kakapanigas ng daig yan. Siguro naman sa mga nangyari, makikita na na siya yung biktima. Sana makita niyo rin yun. Wala siyang ginawa kung hindi tumulong. Tumulong, tumulong, tumulong. Lalo na sa mga galing, tapos. Galing, 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 galing. Antig ang puso ko. Oh, eh di ba ikaw naman na may sabi na ang tao madali lang paitayokin. Ayakin mo. Paawain mo. Kailangan maipalabas mo sa kanila na ikaw yung naaapi at ikaw ang kakapitan nila. Okay, so... Tuloy lang natin itong plano natin. Ha? Bakit ka nandito? Alam mo, hindi ka nababagay dito. Hindi ka pwede dito. Anong ibig mo sabihin? Ang kulungan, para yan sa mga taong nagkasala sa lipunan. Kagaya ko. Dati akong drug pusher. Kaya ito, dito ako ngayon. Pero ikaw, doon ako nagtataka kasi, di ba, kasagip ka nga ng mga tao. SP ako sa mga militar. Kailangan ko palagot ang mga kasalanan. Oh, teka. Alam mo, dito sa loob, malungkot ang buhay. Lalo na pag mag-isa ka na lang sa selda mo. Ha? Kaya dapat dito ang problema. Tinatawa mo lang. Sigaw mo yan! Isama mo kami. Mas masaya lang. Salamat. Walang ano man yun. Medyo masakit lang, pero pag meron kang kailangan, sabi mo lang sa akin. Sagot kita. Basta, sagot mo rin ako, ha? Dito may mga tao sa baba. Nakita mo, nakita mo. Nakita mo kung paano lang ibigay ang pagmamahal nila sa akin. Ha? Pagpapatunay lang yan. Pagpapatunay na alam nila at gusto nilang ako ang nararapat na mamuno sa kanila. Hinay-hinay lang. Dahan-dahan, Tiago. Ang una mong kailangan isipin ay kung paano mo malalampasan lahat ng kasong hinaharap mo. Ano pong masasabi niyo? Mahila naman. Ang beses ko naman masinabi sa'yo. Paulit-ulit na lang. Parang hindi mo naman kilala asawa mo. Malalampasan kung lahat ito. Hindi ka dapat mag-alala. Basta, tuloy lang ang plano natin. Gagawin lang natin lahat ito. Yung gusto natin. Pantay-pantay ang lahat. Pantay-pantay. At tayo lang ang mamumuno. Ang ibang pwedeng makialam o mag-utos sa ating mga iba. Hmm? Ikaw na nga ba magaling ka? Pero walang tigil pa rin ang black propaganda na pinapakalap nila laban sa amin. Ano laban namin doon? Claire, ano na nangyari doon sa gulo sa bazaar? Balita ko, pumunta daw yung ex ng kuya mo. Dinala siya agad sa correctional. Inis nga kay kuya, iwan ko kung bakit.
dadalawin pa. Eh, ikaw, nangangamusta ka ng iba. Ikaw, kamusta ka na? Bigla ka nalang umalis na nakaraan, ha? Claire. Claire. Susunod na lang tayo mag-usap, ha? Ayos lang ako, huwag kang mag-alala. Babawi ako sa'yo susunod. Sige. Tol, nasa correctional na doon si Ate Rian. O, Tol, anong balak mo ngayon? Para ano isang araw ka patahimik pagdating kay Ate Rian, ha? Bumalik ka sa trabaho mo. Bantayan mo yung sundalo. Alamin mo kung ano ang alam nila tungkol sa samahan. Sige, Tol. Attorney, di ba matagal nang naibigay ng Dr. Lichago ang kanyang medical records? So bakit kailangan i-contest? Humihingi po ng second opinion ang prosecutor ng kaso ng asawa nyo. Kasi pakiramdam nila may mga tanong tungkol sa credibility ng mga dokumentong ipinasa nyo. Sinong membro ng prosecution na nagtatanong yan? Si Rian Bonifacio po. Involved sa kaso nyong arms smuggling, drug trafficking at terrorism. Dahil sinabi niya na ginamit nyo daw siya bilang espiya. Wow! Why am I not surprised? Yan talagang babae yan. Hindi talaga siya tumitigil sa pagiging tinik ng lalamunan natin. Kailan mangyayari ang cross-examination? Pinag-aaralan pa ng korte ang petisyon nila. Maaring mag-grant yun 1 to 2 months from now. Meron pa naman palang oras eh. Ano? Eh paano kung ma-approve? Amelia, hindi ma-approve yan. Dahil gagawa ng paraan ni attorney ang bagay niyan. Di ba, Tony? Makakaasa po kayo sa akin, sir. Good. So you see, Emilia, lahat tayo dapat nalalahanin. Hayaan mo silang ilabas nila lahat ng bala nila. Naiwasan mo lahat dyan. Ma'am, kanina pa tayo nagtatanong sa mga tao dito. Wala pa rin nakakaalam kung nasaan si Franco. Hindi tayo susuko. Kailangan natin siya. Makakatulong siya sa kaso ni Thiago sa kang Tito Edgar. Ano po bang ibig niyo sabihin? May hinala kami ni Ethan na yan si Franco. Siya makakapagsabi ko ano talaga nangyari kay Tito Edgar. Hindi ba magkasama sila nag-train ni Rian? Baka naman alam niya kung ano talaga nangyari sa kanila. Ma'am, bakit hindi niya nalang po sabihin yung mga nalaman niyo sa files ni Major Edgar Del Fierro? Malangit, hindi nga po pwede. Hindi nga pwede malaman ni Mama kung ano yung tinatago ko. Alam mo naman yung nangyari, hindi ba? Yung sinabi ko kung nasan yung hideout? Hindi po pwedeng malaman ni Mama na tinago ko yung buong pagkatao ni Rian dahil hindi niya ako mapapatawad. Ma'am, isipin niyo na lang po si Major Del Fierro. Kaso yun ang hinawakan ng tatay niya. Baka may mahanap siya doon na makakatulong para malaman niya kung anong totoong nangyari sa ama niya. Oh, mag-ingay lang kayo. Alam niyo na may importante yung trabaho niyo ngayon, ha? Sorry po. Oh, sige na, magsipasok na kayo. Dalhin niyo. Bilis! Bawal tayo mauli. Pasok ka doon. Sundan natin. Okay, baba na yung mga batang yan! Pila-pila kayo na. Pila-pila. Konting bilis, konting bilis. Bakit sila nandito? Kakaiba yatang field trip to, ma'am. Pila-pila kayo rito. Nakikita nyo ba to? Mahalaga to. Kaya pag-ingatan nyo. Sige. May droga nga. At galing yung mga kabataan sa liwanag. May kinalaman kaya yung operasyon na pag-tiyago. Sige, sige.
I-advise mo na yung mga nakastambay ng PNP. Sabihin mo, positive na ba yung droga dito? Yes, ma'am. Claire. Good morning, sir. Ikaw na naman. Anong ginagawa mo dito? Sunduin ko lang mo si Claire, sabay ko kami papasok. Sabay kayong papasok. Gamit motor. Kailan ka pa natuto sumakay ng motor? Kuya, relax ka lang. Maingat naman sa Ivan mag-drive. Kaya ligtas naman kami. Maingat ako sa daan. Siguraduhin mo. Dahil kapag may nangyari sa kapatid ko, malilintingan ka sa akin. Sir, sabi sa balita na nahanap na daw yung droga sa bazar. Ayun ho ba yung dahilan kaya nagka-hostage taking? Totoo ho ba yun? Confidential yun. Alam niyo ho ba kung kanino at saan? Intindihan mo naman yung sinabi ko sa'yo kanina, di ba? Malino ba yan? Hello? Ngayon na? Sige, antayin niyo ako. Pupunta na ako dyan. Pasalamat kayo. Kailangan ko na umalis. O ikaw, mag-iingat ka. Sige, kuya. Balitaan mo kung umabot ka na sa eskwelahan mo. Ingat, kuya. Anong meron sa'yo? Bakit bigla ka at na nagka-interes sa trabaho ng kuya ko? Gusto ko lang naman malaman kung totoo yung nasa balita. Ikaw ba ay mo malaman kung totoo yan? Okay. Tara na nga, malalate na tayo. Inalagaan namin ni Nanang si Ma'am. May balita na tukol doon sa ospital. Yung sa hospital arrest ni Tiago. Ano pala yun? Patigdan ho ba siya ng ibang mga doktor? Nakausap na ng prosecutor ang judge. Pinag-aaralan na rin sa korte ang petisyon natin. Pero pwedeng abutin ng isa o dalawang buwan bago ma-approve ang petisyon. Ang dami hong pwedeng mangyari ng dalawang buwan. Anak, maniwala ka muna sa proseso. Baka may kailangan tayong gawin para mas mapabilis na mapabalik siya sa kulungan? Pwede kung mahuli natin siya sa akto na nagpapanggap. Anong ibig niyo sabihin? Titingnan ko yung lagay ni Tiago. Ako mismo ang hahalap ng paraan para malaman natin, mapatunayan natin na niloloko lang niya tayo. Paubaya mo na sa akin to. Baka mapahama ko kayo. Ano naman ang pwede nilang gawin sa akin? Nasa ospital. Kapag may nangyari sa akin, sinong paghihinalaan? Hindi sila. Ano mang gusto? Wala nang camera dito. Hindi niya na kailangan umarte kayong dalawa. Gagawa. Hindi pa huli ang lahat. Pwede pa rin kayong umamin. Sasabihin ko na ito. At gagawa ng paraan para makalusot. Kailangan ko siya makausap ng maayos. Makikita ni Rian na hindi ito ang magiging katapusan ni Santiago Guerrero. The Jedi.